Good morning guys, magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, pwede rin. So ayan, nagbabalik tayo, welcome to my channel, Jesse Vlog. So eto ngayon guys, so wag na natin patagalin no. Eto na ngayon kung anong nakikita nyo, may pagbabago no. So sunflower land na siya. Okay, kung makita nyo, eto yung white paper nila. And then we will discuss this now. Ano yung mga coming updates? And you see in the cover thumbnails, no? Do not buy token. So, unti-unti natin yan. Let's go and read this, okay? The information provided on this website does not constitute investment advice. So, ito yung mga financial advice lang, no? Basahin nyo na lang yan. Ilalagay ko na lang yung link pag nakulangan kayo sa explanation ko. Okay? Alam ko lang, kulang-kulang ako. Okay. So, ayan na. As of Friday, 7th of January, the Sunflower team has decided that it was a time to perform such much-needed updates to the game. To do so, we have put the game into maintenance mode as we make improvements and relaunch the token. Purpose of this document. Ano ba yung purpose nito? Ba't sila nag-document nito? Over the past months, we have built an amazing community and our primary focus is to ensure that all of our hard-working farmers, tayon, can be rewarded in the new sunflower land, okay, para doon sa next na version niya, version 2, and get started farming crops again. Sa mga nakamis sa magtanim, ayan, antay-antay lang talaga tayo. This document explores more commonly asked questions. O, ito yung mga tanong nyo, mga basic na mga tanong, I mean, parang commonly na question, no? About sa next game. How did people earn SFF? Sunflower Farmers Token was a utility token to craft in-game items and grow your farm. Farm started with 3 sunflowers. Ayun yung naalala ko nga no, yung unang laro natin, 'di ba, nag-donate tayo. Tapos meron ng 3 sunflower, ha-harvestin mo siya para makapag-start ka na ng ano no, para ma-flow mo yung sunflower mo. Makapag-tanim ka, tumubo ka. Okay? And then which could be used to earn organically to gain in-game tokens and upgrade to more valuable crops, okay? Sabi dito, no purchase of SFF or sunflower token was ever needed to play the game. Okay? The website was taken down on Friday 7 of January due to vulnerability, okay? That was discovered. Right now, bots, ayan yung mga bots, bots continue to farm and collect SFF tokens by interacting directly with the smart contract on blockchain. Grabe ginagawa ng mga bots, no? Ayaw magpapigil. Ito yung tanong nyo guys, is SFF still on exchanges? Okay, sabi nila, if you buy the SFF game token after the snapshot, plus grace period, medyo in-extend ng konti, it will not be available in Sunflower Land. Always do your own research. So, yung mga nakabili ng SFF token after ng snapshot or umusad pa ng ilang mga minuto, nakabili kayo dahil gusto inabul nyo or gusto nyo habulin or hindi nyo naman na ano. So, eto ang sabi nila. While the game has been taken down, it is not possible to remove the smart contract from the blockchain or from decentralized exchanges like QuickSwap. Okay, hindi nila agad-agad pwede alisin. We have taken the necessary step to blacklist the token, but it is inevitable that bots will continue to play the decentralized game by interacting directly through the blockchain. So, yung mga bots lang talaga ngayon yung gumagana, no? The people will speculate on the SFF token. So, yun nga guys. Okay. The team does not control these exchanges or listing. Given the permissionless nature of the blockchain, we cannot stop anyone from trading. So, meron pa rin nagkukontinyo ng trading, sila, bahala na sila. Mawala yung token nila, wala nang value yan, walang halaga yan sa version 2 na ilalabas nila. Okay? Those that continue to trade are purely speculating and rewarding the bots that continue to interact with the smart contract. Okay, ngayon yung mga nabili pa rin ng token sa SFF, sa Sunflower na, sa QuickSwap,
Yung mga nabili pa ng token doon gamit ang quick swap, bumili pa kayo ng token until now or last day after ng snapshot, okay? Ang ginagawa nyo guys, sabi nila dito, kayo lang ay nagbibigay ng gaining or ano, kayo nagpapasaw dun sa mga nagbobot. Okay? And will not be guaranteed any token since Sunflower Land. Okay? So, wala yan. Wala talagang halaga. Okay? Kaya, wag na kayong bumili ng SFF token ngayon. Okay? Sa mga bago pa lang, at gusto pa rin, gusto pang pumasok dito na hindi nila naabutan yung mga nangyari, guys, wag muna kayong bumili ng token. Okay? Antahin nyo muna yung version 2, okay? Kung updated kayo sa YouTube channel ko, bago, siguro paglabas nyan, automatic mag-upload agad ako, okay? Hindi tayo magpapauli, okay? Dapat updated kayo dito para, yan. Kasi matagal-tagal pa naman eh, okay? Nabuelo pa sila. Eto, vulnerability was exploited in the crafting system, which enabled a user to mint infinite iron peacocks. Oh, this was raised by the community, and once it came to the team's attention, the game was immediately shut down to prevent people from crafting any more items. At this point, a snapshot was taken to preserve farmers inventories, resources and NFT. So nagkaroon pala ng bug, no, sa peacocks, nagkaroon ng infinite crafting. Grabe. So ayan, snapshot sila, okay? Yun yung mga cause kaya nagkaroon ng ano, shutdown dun biglaan. What if you purchase tokens after this snapshot or grace period? Yung grace period, guys, example, kunyari, ngayong anong oras na ba? 12:06. So, sinutdown nila itong 12:06 na to. Itong oras na to, kinakita nyo dyan, 12:06. Tanghali na, shutdown ng 12:06. So, meron silang parang grace period na umaandar ng mga 12:30, mga ganyan, hanggang 12:30, mga ganon. Okay, or mga 1, ganyan, sagad, ewan ko, mga ganon. Yun yung grace period, parang extension ng konti. Sa mga hindi aware, okay? This team has taken a snapshot to ensure integrity of anyone who unknowingly purchased the SFF token within days of the initial announcement, okay? These players will be able to redeem the utility token in Sunflower Land. So, yun, mariredeem nyo pa rin, guys, ha? Kung hindi kayo aware dati, ay, paano yan, ano, boss, just kasi hindi ko alam eh, tapos nakabili ako ng token pa din, tapos hindi ko alam kailan, ilang minuto lang, ganun pala, hindi na pwede maglaro. Ayan. So sabi nila, mariredeem nyo pa din, no? Okay? But yun nga, wag na kayong bumili, okay? Kung meron na kayo noon, yun na yun, okay? Yun na yun, hold nyo na lang. Always do research before buying any sorts of token. What if you sold tokens after the snapshot? O paano naman kung nabenta nyo yung mga token nyo after ng snapshot? O after nung ano, nung pag-down ng server or nung laro. Sabi dito, if you sold tokens after the snapshot, you will not be able to redeem tokens in Sunflower Land. So wala na, hindi mo na siya mariredeem, no? Kung naibenta mo na siya. Okay, wala nang magagawa yung Sunflower team sa nangyari. Kung naibenta mo na siya. Na-receive mo na yung token mo, binenta mo yung token mo sa ibang cryptocurrency, okay? So, wala na siyang value sa SFF plano team, okay? So, ito naman. Sa OpenSea naman, so, ayan, kasi meron ditong OpenSea, yung iba mga nakabili ng NFT, ngayon, nire-resell nila na medyo mataas ang price sa OpenSea, okay? Any NFTs listed on OpenSea are done by farmers, okay? Mga player. Okay? Done by farmers, okay? Tama nga. If you purchase an NFT following the snapshot date, it will not be included in the new state of the game. Okay, sabi dito, kung bumili ka ng NFT sa OpenSea after ng snapshot, tapos na mangyari yung snapshot na yun, bumili ka pa rin ng NFT, sabi nila dito, it will not be included, it will not be included in the new state of the game. Please proceed the course if you sell your NFT, will not be able to redeem it in the new game. So, hindi mo siya mariredeem, no?
kung nag-push through ka pa rin na nagkaroon na ng down server, na nagpakyawa ng NFT nila, wala, hindi mo siya mariredeem, guys, okay? How will I redeem my farm and tokens in the Sunflower Land? Okay? If you held tokens, resources, and NFTs on the snapshot date and continue to hold them, you will be able to redeem this inside of the new game. Okay? The first action you will take when playing Sunflower Land is redeeming your tokens and resources. Pause ko lang, naubo ko. Sorry guys, umubo ako. After you have done this, you will be able to continue playing as a normal. You will not need to make any donation, charity to play the game. So parang okay na, balik na uli sa dati, no? The following items will be available for redemption. Ito lang yung pwedeng ma-redeem, okay guys? Yung in-game tokens, yung crafted items, kung nakapag-craft kayo, resources, ayan, meron kayo niyan, woodstone, iron, and gold, and yung farm upgrades. Ano yung farm upgrades? Yun yung bahay, yung farmhouse, kung anong level yung na-upgrade nyo, okay, mariredeem nyo yan, okay? And ito pa isa, yung mga katulad ko, na nakapagtanim pa no, ng gabi, tapos kinabukasan, nag-shutdown yung server, sabi dito, if you had planted crops, you will also be compensated for this. So, merong compensation. Ayan, inubo na dito. Anti-botting filter. So, ayan na. Sunflower Land is a game that designed to be enjoyed by humans all over the world. In order to redeem Sunflower Land tokens and item, the team must introduce an anti-botting filter that will prevent non-human players from redeeming tokens. So, hindi nagagana yung mga nagbobot dito, okay? Right now, the team cannot expose algorithm that the filter will use. This is to prevent bots from reverse engineering and cheating system, okay? Multi-accounting naman. Ito naman sa mga nag-multi-account, okay? If you are multi-accounting and playing the game on the website, you will be able to redeem your rewards for each of your farms. Sa bawat account nyo ang dami kong bulol ngayon, ha? Okay, sa lahat ng mga nag-multi account, sa bawat account nyo mariredeem nyo naman lahat ng reward, okay? Huwag kayong mag-alala, okay? So, and eto pa, I'm worried I may not be able to retrieve my tokens on or NFTs, okay? If you earn your tokens fairly or farm crafted NFTs unknowingly, the team will work with you to recover these items. Our primary focus is always be the community. We will set up appropriate mechanism to help you recover your items if you get stuck during the redemption phase, okay? So, gagawa sila ng setup dito. Kunyari, yun nga, hindi mo naman sinasadya, ito yung di sinasadya eh. Hindi mo naman sinasadya yung mga ano mo, napabilig ang ganyan, and yung iba pang NFTs ganyan, hindi mo sinasadya. So, gagawa nila ng paraan, no, kung may stock ka dyan. Okay? And ito pa, what if I have liquidity? So, ito sa liquidity nito, medyo maano na to. Hindi naman natin to napasok ako. Hindi ko naman inano to. Right now, only bots are playing the game by interacting with direct smart contract. Okay, they will continue to farm SFF and sell it on open exchange by keeping liquidity on. By keeping liquidity on exchanges, you are enabling these malicious bots to cash out. Okay? So, yun nga. So, kaya pala sabi nila yung liquidity dapat i-pull out na. Pero hindi ko na ma-explain tong liquidity since hindi naman ako nag-liquidity dito, okay? And ano pa ba? Where can I buy Sunflower Land token? Okay? Saan tayo na makakabili ng Sunflower Land token? Sunflower Land is not available as a token at the moment, okay? Anyone that says otherwise is trying to scam you. So, wala pa pong token. Wala pa pong token tong bagong version nila, okay? The future of Sunflower Land, okay? The team is currently in design stage of Sunflower Land. This involves working closely with Polygon and other well-known projects to create a scalable solution for the years to come. So, nakakonect pa rin sila sa Polygon. And ito lang, hindi ko lang maano, meron pa silang mga well-known projects, no? Other well-known projects to, ayun, para may mga katulong pa sila dito. We cannot rush
sa mga nagmamadali dyan, we cannot rush and will take necessary means to create the game that the community needs. So, hindi nila rarush yung game para malaro nyo agad, baka meron namang ano. This will continue to be an open source project and you will be able to follow the technical plans that are being collaborated on Discord, sa Discord channel nila. Same as before, we will build and release iteratively. The first release will involve the farming mechanism that we know and love. Following that, crafting and crowdsource recipe will be introduced back in the game. So, yung dati nating nilalaro, nagpa-farm tayo, kung ano yung kinasanayan naman natin, ibabalik naman nila eh, yung pa rin. And then, may dadagdag na rin sila, no? Etong mga crafting at yung mga recipe, ilalagay na rin sa game. Okay? So, yun lang guys ha. Huwag muna po tayong bibili ng token, ng SFF token, or kung sino man nagsasabi dyan na meron ng token tong bagong game, huwag muna po tayong bibili. At the moment, hold nyo muna yung mga token nyo, okay? Huwag nyo muna pakilaman, mga pakilamero kayo. Huwag nyo muna gagalawin, hawakan nyo lang yan, okay? Diamond yan, alright? So, yun lang muna ang updates natin kasi ang dami ngayon nagtatanong paano ba mag-start sa game na to? Gusto ko maglaro, paano ba? Pabili ako matik, magsimula na ako. Huwag muna po, okay? Kung gusto nyo bumili ng matik, okay, bili na kayo hanggat maaga pa or okay na yung system. Bili lang kayo ng matik for gas fee, okay? I-ready nyo lang. But do not buy SFF token, okay? So, yun lang po. And then, God bless you all. Thank you. And pa-like and subscribe. And hit the bell button para updated ka. Baka i-release na nito sooner or later, okay? See you guys and thank you.